guys, in today's video, pag-uusapan natin ng isa ngayon sa pinaka-engranding proyekto sa Pilipinas under the Build, Build, Build program. Ito ang Sorsogon Coastal Road. Kaya kung interested ka, panoorin mo ang video na to. By the way guys, ako nga pala si Maru Rico, isang construction civil engineer na based sa California. So now, let's proceed to the video. A new coastal road with a stunning view is finally open. Yes, this is the Sorsogon City Coastal Road, a beautiful project that would span over 5.52 kilometers. It will pass. Haba ng bridge ah. Sabi niya 5.52 kilometers daw. So, gaano ba kahaba yung 5.52 kilometers? I think. So, pagkakaalam ko, sa isang kilometer, magkakasya dyan ng 200 cars kung bumper to bumper sila. So, kung 200 cars for 1 kilometer times 5.5 kilometers, siguro mga 1,100 cars per lane. Wow, daming sasakyan yan ah. Okay, let's proceed. Several municipalities, starting from Dang Maharlika and ending in the villages of Sorsogon City, making traveling easier and more wonderful than ever before. So galing doon siya sa Dang Maharlika. Slang ka yung narrator. Anyway, tignan natin na kung gaano kahaba yung bridge na to or coastal road na to. So punta tayong Google Maps, guys. Sorsogon Coastal Road. Ayun, updated si GMaps ah. Okay, haba niya. From Sorsogon Baywalk, papuntang... Saan ba to? Sorsogon Grand Central Trading Hardware Store. So, mahaba nga siya. Ah, nasa Sorsogon... Ano ba to? Sorsogon Bay pala sila. Got it. It was built over 4 wide lanes and features 3 bridges with an overall span of over 110 lineal meters. This is... Nag-mention siya na ito daw na road is 4-lane road at meron siyang 3 bridge. So hindi ko alam kung anong klaseng method ang ginawa nila to build the bridge, but gagawa tayo ng educated guess, okay? Since malapit yung road sa seashore, tingin ko dalawang way ang possible nilang ginamit. It's either yung cofferdam method or yung battered piling. Cofferdam method, so sa method na to, may ginagamit silang sheet piles. Hindi sheet. sheet piles sa dagat, tapos i-enclose nila yung area kung saan i-build yung foundation. So, after mo i-build yung area na yun, ipapump yung tubig palabas sa labas ng sheet piles. Then, pag wala ng tubig sa loob, doon na sila mag-start mag-build ng foundation sa loob ng area na yun. Yun yung isang way. Ang another way na tingin ko na ginawa nila is battered piling. So, ang nangyayari niyan, sinasakay sa barge yung concrete piles, tapos ilalagay mo na dyan sa tubig. Tapos, i-hammer yan, dukdukin yan, i-hammer yan papunta sa lupa hanggang sa yung piles niya is initially straight yung ganyan hanggang sa magiging slanting na siya para mas maging stable yung foundation. So, pag na-install na yun, yun yung foundation ng bridge. So, it's either cofferdam method or battered piling. By the way guys, bago tayo bumalik sa video, pakihit naman ang like button dyan. Malaking tulong din para sa video na to at para tulungan pa tayo ni YouTube na i-share to sa mas maraming tao. Okay? Hit that like button, smash that like button. Alright, let's proceed to the video. Okay guys, balik tayo ha. Meron akong napansin kanina eh. This infrastructure, 3 bridges with an overall span of a coastal highway. Ayun! Oh! Yung mga streetlights nila, kung mapapansin nyo, hindi siya conventional streetlight. Para siyang solar-powered streetlights. Tingnan nyo yung ibabaw ng mga ilaw. So maraming advantage ang solar streetlights. Although initially, mas mahal siya compared sa conventional na streetlight, but in the long run, mas makakamura ka. Bakit? First, lesser operation cost and lesser maintenance cost. Since ang ginagamit niya is hindi electricity, since araw na, makales ka nun. And also, wala tong mga wires. Mga wires dito yun na nagkoconnect sa isa't isa dahil nga, ano siya, solar powered siya. Another less naman yun. Maliban doon, environment friendly rin to, diba? Kasi solar powered. Yun ang mga advantages ng solar powered street lights. This infrastructure took over 5 long years to construct and had a budget of over 1.5 billion pesos. Aside... Wow, 5 years. Ang tagal nun ah. Then 1.5 billion pesos. Wow. Anyway, kung mapapansin nyo sa video na to, may mga lupa silang tinatransport papunta sa location. So, tingin ko ang lupa na to is ginamit nila for the causeway. Ano ba ang causeway? Ang causeway, basically, isa siyang raised na road. So, ang causeway, ginagawa yan sa isang embankment na nagko-cross or nag-run sa isang uri ng tubig. So, sa case dito, ginawa nila yung causeway sa ibabaw ng Sorsogon Bay. Sa causeway na yun, doon nila binild yung mismong road. Your road, you know. So, paano ba ginagawa ang causeway? So, ang typical method na paggawa ng causeway, first step niyan is nag-i-install sila ng armor rocks or armor stone sa tubig. Armor rocks, yun yung malalaking stone or rocks
na parang ilalagay mo muna siya dun sa tubig para ma-elevate mo yung existing ground. Pag nalatag mo na lahat ng armor rocks. Pag nalatag mo na lahat ng armor rocks diyan, dun muna papatungan ng lupa. Kasi kung yung soil diretso muna siyang nilagay sa tubig, syempre aano din pa yun ng mga waves. So dapat armor rocks muna, then papatungan muna siya ng soil, iko-compact mo yung soil layer by layer, patong ng lupa hanggang mabuild mo na yung causeway. Alright, let's proceed. Dami kong satsat. Aside from providing a breathtaking scenic view through the province, the Sorsogon City Coastal Road will erase traffic greatly in the town centers. Decongestion isn't the only objective of this massive coastal route, as it was likewise built to provide protection to the surrounding areas from storm surge, especially that the Bicol region is among the most frequent path of typhoons, entering the Philippine area of responsibility. Okay. Alam naman natin pro ng Pilipinas sa mga bagyo, diba? So during storm surge, good way tong coastal road na to prevent yung storm surge na diretso sa mga neighborhood. So ano bang storm surge? Bale, yung storm surge, yun yung abnormal na rise ng tubig pag may mga typhoon o pag may mga storm. At usually nangyayari to sa mga seashore kung saan malapit sa tubig, sa dagat, diba? Expressway will definitely benefit those who live in the seaside communities near the project, as they are poised to gain most of this giant infrastructure project, as storm surges will be greatly reduced, and certainly business activity will increase, as more tourists will come over to see this impressive bridge. Alam mo, may nakita ko sa Facebook na picture nitong Sorsogon Coastal Road, picture ng sunset tsaka ng gabi yung kita yung buwan. So hahanapin ko, ipa-flash ko na lang dito, okay? Sunset. Yan, nakikita nyo. Ito naman, gabi, kita yung buwan. Ang ganda. So marami talagang advantages ang isang coastal road. And ang gusto ko dito, although hindi pa ganun ka-intense ang traffic siguro sa Sorsogon, at least nag-iisip na para sa future yung mga gumawa nito eh. Siyempre, sa future, mga siguro 20 years from now, marami na sasakyan dito. At least ready na yung Sorsogon para sa ganung pangyayari, di ba? The Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar announced on August 30th that a new coastal line is now open from Sorsogon City's Baywalk up to Barangay Bilogo. Guys, balik tayo ah. Ah, itong itsura ng side view ng coastal road oh. Alam niyo itong nasa side? Itong tabi nitong coastal road, itong nasa side, itong concrete na yan. Tingin ko revetments yan eh. So may two common types of protection sa seashore. Kung may mga structure ka na nasa seashore, pwede kang maglagay ng revetment or ng seawall. Typically, ang seawall, vertical yan siya. And ang revetment is may slope. So, since may slope to, ang educated guess ko is revetment ang tawag dito. So, ano bang purpose ng revetment na to? So, ang revetment, yan ang nagpro-protekta sa coastal road na yan laban sa mga big waves or mga waves during storm surge. Siyempre, ayaw naman nating masira agad tong daan na to, di ba? So, kailangan may precautionary measures na tayo. Usually, ang revetment, may dalawang klase rin yan. Pwedeng rough revetment, smooth revetment. Normally, ang rough revetment is para siyang riprap. Magpa-flash ako dito ng mga example. Yan. Yan ang mga rough na revetment. Smooth naman itong example ng smooth na revetment. Hindi ko alam kung anong mas effective, kung rough ba or smooth, but at least revetment siya, at least may protection na dito, di ba? Bago maksyon, protection! The project may be considered among the grandest build projects in Bicol Region, undertaken by DPWH Regional Office and Sorsogon First District Engineering Office. So parang video na to, parang overview lang ng project. So try natin maghanap ng video na tawag na to? Close-up view. Yan, close-up view. Para makita natin kung ano bang pinaglalagay nila dun sa coastal road na to. Dali, hanap tayo ng video. Sandali lang. Coastal road. Okay, sige. Subukan natin to. Guys, ito na video is from Pinoy Road and Gadgets. So, kung gusto nyo makita yung full video, nasa link sa description sa baba. So, yung video kanina is from Behind Asia. So, nakalink rin sa baba kung gusto nyo makita yung buong video. Okay? Okay, may nakita tayo dito. Kung makikita nyo sa right side, ayan, nakikita nyo yung mouse ko. So guys, kung makikita nyo dito, parang may drainage dito, diba? Ang tawag dito ay curb drain. Dahil yung drain ay nasa curb. G. So importante ang drainage guys, para kung wari, diba, may storm surge, may waves. So yung tubig na pumapasok dun sa daan, lalabas dun sa drainage, pupunta ulit sa dagat. For example, may ulan din. At least, diba, hindi mag-stack ang tubig dyan. At least yung tubig, nagpo-flow siya palabas sa road na to. At ma-preserve ang quality nung daan. Okay? Patuloy tayo. Kung makikita nyo sa left side naman, ang tawag yan ay mga median.
raised median. Ano bang importansya ng median? So, ang main purpose niyan is for safety also. Ang purpose ng raised median is to prevent people or pedestrian from crossing the street. Lalo na kung ayaw mong dumaan ng tao dyan dahil mabibilis ang takbo ng masasakyan dyan. Yun yung pupigil sa mga tao para mag-cross dyan. So, for safety purposes yan. Okay guys, isa pang napansin ko dito is naglagay sila ng mga upuan and tables sa tabi ng daan. Gusto ko lang i-comment yung gumawa nito, yung nag-design nito dahil hindi lang sasakyan ang inisip niya. Inisip rin niya yung mga tao, di ba? Sayang naman ang view dito, di ba? Kung ari may ka-date ka, magmuni-muni kayo dyan sa tabi ng dagat, magtambay kayo dyan, di ba? So main purpose lang ng video na to is to educate people na at least 'di ba meron tayong konting kaalaman sa mga structures na ginagawa sa ating bansa ngayon. So tong coastal road na to, parang kaka-open lang ata yun noong August. Sana may natutunan kayo sa video na to at may na-impart akong knowledge sa inyo. At kung nagustuhan niyo yung video na to, please hit that like button and let me know guys kung gusto niyo pa ng mga reaction video about the existing and also future projects sa Pilipinas para gawa pa ako ng reaction video, okay? Alright guys, thank you very much for watching and see you in the next video. Bye!